Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita." Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi." At gayon nga ang ginawa ni Ahimaaz. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita, inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo." "Kumusta si Absalom?" tanong ng hari. "Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom." Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom, kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak, kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang Salita ng Diyos. Poon, sa aking dalangin ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin ako'y iyong dinggin, tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin, yamang ako'y tapat ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon, sa aking dalangin ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili, pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipun-puna na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo
at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao, bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo, "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nung dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa tatlong alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihi, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad, siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Martes na ito. At ito po ay Ebanghelyo mula kay San Marco. At sana po sa kapanahunan natin ngayon na maraming pag-aalala, pag-aagam-agam dahil sa novel coronavirus and COVID, ay sana po ay lagi kayong healthy at safe at malayo sa anumang karamdaman. Ano po? Kaya't mag-iingat lamang po tayo. May mga sinasabing nga na huwag muna yung mga touching-touching, kissing-kissing, o mag-iingat sa pag-ubo o pagbahin. No? Kaya't, pero napansin po natin sa Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, bakit naman po sa dalawang milagro na narinig natin ngayon ng pagpapagaling ni Jesus sa isang batang babae at sa isang batandang babae naman, ay kailangan nila yung touch. Gusto nilang matouch si Jesus Christ. Tayo ngayon ayaw nating magpa-touch kasi baka matransmit sa iyo yung virus. Pero during that time, gusto nilang matouch si Jesus para naman yung virus ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa pagpapagaling ay mapunta naman sa kanila. Touching po kasi a very very important. May mga studies nga po na yung mga sanggol kapag hindi nahahawakan, hindi nakakarga, hindi nabibigyan ng tamang tanda ng pagmamahal ay lalong nagiging mahina at nagkakasakit. At tayo naman din gusto natin na yung mga malapit sa atin at nagmamahal sa atin at yung mga mahal natin sa buhay ay gusto natin na nahahawakan sila, nahahag sila, sapagkat yung human touch, there is something there. There's almost something like magical that happens. No? Kaya nga po kapag tayo ay nagko-console ng nalulungkot, gusto natin silang hahawakan sa kamay, gusto natin silang aakbayan para ma-reassure natin sila. So, human touch is very important. While it can be dangerous for the virus, but human touch can also be a transmission, no, ng pagmamahal at ng kapangyarihan at para sa isa't isa.
Kaya't yun po nakita natin sa Ebanghelyo na ngayon na mapapansin nyo po siguro ay parang sandwich, no? Sandwich, may isang kwento, yung kwento ng lumapit ang isang opisyal ng sinagoga sa ating Panginoon para pagalingin, hilingin na pagalingin ang kanyang anak na babae. At in between, habang sila ay nasa daan patungo dun sa bahay ng opisyal ng sinagoga kung saan naroon ang may sakit na bata, ay lumapit naman ang isang babae na matagal nang dinudugo, no? Eh, during that time, halos walang lunas, walang medicine para sa kanyang karamdaman. Kahit sabi niya, last chance na lamang, one last chance. Ha? At kapansin-pansin mga kapatid, nais niya lamang mahawakan, kahit hindi makausap, kahit hindi mahawakan ang kamay, pero kahit ang laylayan man lang. No? At dahil dyan sa pananampalataya niyan, siya ay napagaling. Muli, itong mga nais nating makahawak, no, ay madampian ng ating mga kamay. Kaya nga po siguro sa ating mga Kristiyano, Katoliko, malakas sa ating debosyon na nais nating mahawakan. No, lahat gustong lumapit sa Santo Nazareno para makahawak sa puon, mahawakan ang istatwa ng ating mahal na birhen o sa amin dito sa St. Jude. Nais nating nakakahawak para yung ating pananampalataya na tayo ay mapansin at ang kapangyarihan ng Diyos ay dumaloy para sa atin, no? Sana ganun na lang natin uunawain ang kung bakit yung mga Katoliko, tayong mga Katoliko ay gustong-gusto na humahawak sa mga puon, no? Ngunit siguro mas higit sa lahat, hindi man natin mahawakan ng ating mga kamay ang Panginoon, pero isa lamang ang sipinansin ng Panginoon sa Ebanghelyo. Hindi naman niya sinabi yung dahil gusto mo akong hawakan, ikaw ay gagaling. Hindi, ang sinabi po ng Panginoon dito ay dahil sa iyong pananampalataya, no, ay humayo ka at ikaw ay gagaling. Dahil sa iyong pananampalataya. Mga kapatid, marami pong sakit na umiikot sa ating kapaligiran. At minsan ang sakit na ito ay hindi lamang sa katawan. Minsan nasa isip, minsan nasa kalooban, no, nasasaktan ang kalooban. Sa lahat po ng ito, sana po ay maging remedyo natin sa mga sakit na ito. Hindi lamang ang gamot, hindi lamang kung ano-ano na pangtambal, ika nga sa Bisaya, no, kung hindi ang ating pananampalataya. Huwag po tayong mag-aatubili na lumapit sa ating Panginoon na siyang divine healer. Kung sa kanyang kapanahunan dito sa daigdig ay marami siyang napagaling, kahit sa ating panahon ngayon, sa ating pangangailangan, sa ating mga karamdaman, huwag po tayong mag-atubili, lumapit na may pananampalataya sa Panginoon at siya ang magbibigay lunas para sa ating mga pangangailangan. Kaya mga kapatid, sana po ay lagi niyo susundan ang ating mga pagninilay dito sa TV Maria. I-like niyo po at ibahagi din sa inyong mga kaibigan na rin po nakikita ninyo sa ating screen kung saan niyo po pwedeng ma-share at masundan ang ating programa.